Insta360, ONX2, Moto Vloggers Kit. Alright, what's up mga bro? Pinadala tayo ng Insta360 ng ONX2 with motorcycle kit or motorcycle bundle. So ito kasama na lang to. Hindi to ako talaga kasama sa motorcycle bundle na mabibili nyo sa website nila. Itong dalawa. Itong lens guards tsaka itong ano, yung U-bolt mount. Yan. Sinama na lang nila. Kung gusto nyo bumili nito, pwede kayong order sa, ano, sa mismong website nila. Lagay ko yung link sa description. Ano? Unbox natin to, tapos pakita ko sa inyo yung laman. Tapos kabit natin tong lens guards para may protection yung camera natin, yung Insta360 ONX2. Tapos i-activate natin yung camera, tapos yung mga basic settings pakita ko rin sa inyo. Tapos i-testingin natin kung ano yung mga creative shots na pwede nating makuha sa motorcycle kit, ano? Thank you.
Alright, settings naman tayo. Ayan, 360 mode. Tapos, pindutin natin to dito tayo sa video. Ayan, standard video. O resolution, highest 5.7K at 30fps. Pwede ba rin siyang gamitin ng ano, ng single lens lang. Either harap or yung likod na lens. Pindutin mo lang itong 360. Yung harap lang ang ano, pwede rin sa likod, pindutin mo lang to. Pero 360 yung gagamitin natin. Yan, tapos swipe natin sa kanan. So, auto lang yung gagamitin natin. Exposure value, 0. White balance, auto. Tapos color profile. Mas gusto ko yung standard eh, kaysa sa vivid. Mas natural yung colors. Yung lag naman kapag may hindi ka mag-color correct, ano. Swipe naman natin sa taas. Yan. Yung brightness. Todo natin. Tapos itong LED on. Quick capture on. Itong AirPods. Ano to? Pwede mo siyang i-connect sa intercom mo. Basta 5.0 yung Bluetooth niya. Na-try ko na i-connect yan sa EJS intercom ko. Kung siya yung audio source nito. Pwede. Kaso medyo manipis yun to. No? Walang ambient noise. Kaya hindi ka masyadong trip. Itong voice control off nyo na yan kasi namamatay eh pag ano, minsan nakala niya sinasabi mo na ano, stop recording pero background noise lang yung naririnig niya. Pusa siya nag-stop, off nyo na yan. Basic settings naman, and general USB mode, prompt sound, auto power off, ano ito, baguhin nyo to. Yan, 5 minutes nakaset yun sa akin. Kasi lang, itong gyro calibration, pag napansin nyo na medyo naglo-loko yung ano niya sa viewfinder, yung stabilization niya, pwede niya i-calibrate yan. Ito okay naman. Screen auto sleep, ayan, 30 seconds during recording, auto sleep. Video encoding, ayan, 360 mode, H.264. Yung H.265 kasi masyado mabigat para sa PC ko. Pero kung mas high-end yung PC nyo, ayan, pwede nyo itry itong H.265. Ayan, H.264 lang. Tapos yung Steadicam mode or yung 150 degrees, H.264 din. Ito majority yung gagamitin natin. Yung selfie stick na extended. Tapos itong clamp mount, ano. Yan. Kung meron kayong ano, crossbar, yan, mas okay kung doon nyo gagamitin. Yan, dito natin lalagay. Clamp lang natin dyan. Or kung saan nyo pwedeng i-clamp. Pwede rin dito. Yan, kung naka-naked handlebar kayo. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganito. Pwedeng dito. Yan, pa ganyan. Marami siyang pwedeng variations, ano. And variation to medyo nakagilid doon. And variation 3 naman dito. Yan, medyo nakapandalos pantay dito sa may ano, manibela, ano.
Yeah, variation 4 dito naman sa gilid. Oh, next mount natin dito sa likod naman. Dito sa may top box. Pwede rin, no? Yung lagayan ng top box. Parang medyo unstable siya pag ganito, pero okay lang. Mukhang okay naman. Pwede nyo rin actually ganyan, no? Patong nyo dito. Pag ganyan. Try natin. Let's try din natin itaas mamaya. Ah, taas natin. Ito medyo hindi advisable, pero pwede nyong i-try. Yan, extend nyo sya ng full, tapos upo nyo. Yan, upo nyo ganyan. Adjust nyo ng konti dito. Yan, try natin. Next mount natin, ito naman sa helmet naman natin siya lalagay. And either pwede kayong gumamit nito, yan ito, para rektang kabit dito sa may ano niya, unicorn mount, and dyan rekta. O pwede din to. Ayan yung kasama niya ng mount. Yan, dito natin kabit yan sa helmet dito. Yan dito. Yung ganito na mount, pwede nyo siya gamitin as ano, dashcam. Kasi makikita na niya yung ano eh, buong palibot eh. Pwede nyo rin tanggalin yung unicorn mount, tapos rekta nyo na ilagay yung ano, yung camera. Sa may adhesive, ano, may adhesive mount.
try naman natin yung ano, yung 150 degrees yung single lens. Ang last one, ito rin yung madalas ko ginagamit as front cam, ano, sa mga yung mga previous vlogs ko kung napanood nyo. Ito yun, ganyan lang sya. Ang ginawa ko lang to eh, mas stable kasi pag ganito, mas makapal yung base. Ayan, as nakapatong sya dito. Ito, kita yung buong motor nito eh. Ito yung ginagamit ko madalas. Pero yung kanina okay din, yung ano, yung 150 degrees. Ito kasi buong motor makikita. Alright, so reframing naman tayo. So open muna natin yung ano, Insta360 Studio. Yung pag naka-open na, drag and drop nyo lang yung mga files na kinapture nyo. Yan, ito yung single lens na kinuha na natin, yung 150 degrees. Hindi mo na mare-reframe yan kasi single lens lang yan. Ito naman yung 360 degrees na kinuha na natin. So first off, punta tayo dito. Tapos i-check natin yung direction lock, dynamic stitching, tsaka chromatic calibration. Mag-reframe na tayo. Hanapin nyo lang kung saan nyo gusto mag-start yung footage. So, dito tayo. Ayan. Tapos, add keyframe. Pwede nyo baguhin yung view, yung angle. Ayan. Pwede yan. Tiny planet. Hindi ko trip yan, pero try natin. Ayan. Isa pang keyframe para ganun lang yung angle niya. Tapos yung gusto nyo mag-shift ng ibang view, play nyo ng konti. And yung transition niya, add tayo ng keyframe. Tapos, gawin natin default view. And zoom out natin ng konti. And so, simula dito, punta dito, yan yung transition niya sa second angle. Ayan. Add tayo ng keyframe. Tapos i-trim na natin. Ito yung buong file natin or yung clip. Tapos kapag tapos na kayo mag-reframing, i-export na natin. Ano? Ang ginagamit kong export settings, ProRes 422. Ayan. Tapos start export. Siyempre palitan natin ang file name. Start export. And depende na sa inyo ano, mga different angles sa or transitions na gagawin niyo, ano. Alright, yeah, kuha tayo ng mga footage dito, ano. O, check natin kung ano yung mga applicable sa daan. Ito parang medyo alanganin eh. Medyo naharangan ako eh. Naharangan yung vision ko, ano. Adjust natin yan. Pero definitely marami kayo makukuha ang angle dito sa Insta360, ano. O creativity nyo na yung ano, yung limit, ano. Baguhin natin to, mahirap to. Naharangan ako eh. Yeah, siguro wag yun na lang i-extend ng sobra, ano. Sakto lang, binabasa ko ng konti eh. Sulit na sulit to sa mga ano, mga creative shots na pwede nyong ma-achieve, ano. Depende na nga sa pagpwesto nyo.
Siyempre gagamitin nyo sa mga ganito na public roads, dapat ano, hindi yung masyado siyang sagabal na pwedeng sumabit, ano, para hindi masira yung camera nyo sa bitan, tsaka yung hindi maiimpede yung vision nyo. Yan, yung ganyan, sakto, nasa gilid. But actually, medyo labas pa yan eh. May adjust ulit natin. Try natin yung mga pwede sa public roads, ano. Pero as much as possible, kung gagawa kayo ng mga creative shots, mas okay kung ano, yung controlled environment, ano, para mas less yung chance na madali yung camera. So yun lang ang ano lang dito, kailangan mo pong mag-reframe kapag mag-edit ka na. Hindi kagaya ng kapag normal na action cam, hindi mo na kailangan mag-reframe, no? Dire-diretso na. So may extra step pa siya sa editing, pero okay lang yun at least kasi sobrang dami mong angles na pwedeng pamilihan. Kumbaga, maganda yung variations ng mga shots mo. Hindi siya isang view lang or dalawang view. O yun, yun ang maganda sa Insta360. Basta ingatan nyo lang yung mga mounting angles nyo, no? Nga pala, kung napapansin nyo yung ano, yung parang glare na dalawang bilog, parang orb. Normal lang yun kasi meron siyang ano, meron siya nung lens guards. Nagkakaroon talaga nyan kapag ano, sobrang tirik ang araw pag nakatapat sa araw. Yan na ang downside ng lens guards na. Medyo nade-degrade yung video quality, pero parang hindi mo masyado. Yan lang yung ano lang, yung glare lang. Yan lang yung napansin ko sa lens guards. Pero at least may protection, ano. Mas ipiliin ko na meron yan kaysa walang protection yung protruding ng mga lens nito, itong 360 camera natin. Eh, babalik na tayo. Try naman natin yung ano, chase cam ba. Naka-mount siya sa likod eh. Sana maulog, no? O, parang ano to, parang style video game. Nakakatawa tong Insta360. Sobrang daming pwedeng angles. Ikaw na magsasawa sa mga angles na pwede, no? Sulit na sulit talaga to. Be creative, kumbaga. Diskarte yan mo kung paano mga creative shots, creative angles na pwede mo makuha. Nakalimutan ko palang dalhin yung ano ko. Unicorn mount. Mount ko sana sa helmet eh. Diyan na lang, okay na yan. Try natin yung ano, 150 degrees. Kaya against the light, no? Birahin natin. Pauwi. Napabalik na tayo. Sana maganda yung mga nakuha na natin na footage, no? Maganda yung view dun eh sa Mega Dike. Ayan, sulit na sulit talaga itong isa 360 natin. Nakalimutan ko nga lang yung unicorn mount. Ito yung natin na testing, no? So again, thank you Insta360 sa camera Insta360 1X2. Ayan, makikita nyo yan lagi. Lagi kong gagamitin yan, yung camera na yan, ng mga future vlogs ko, definitely. Kung gusto nyo bumili, lagay ko yung link sa description. Ano. Dito ko na siguro tapusin yung vlog, no? Alright mga bro, ride safe!